malakas ang hangin. Tayo po ay signal ng Virtuna dito sa bayan ng Real. At ngayon po ay nananalasa ng hangin ng Bagyong Paeng. Ayan po. Ngayon po ay alas 9:30 na ng umaga. At talaga pong makikita po natin sa video ito na napakalakas na po ng hangin. Tayo po ay inabot na dito sa Barangay Malapad, Real Quezon. Yan po, may bago uling tabag dito. So, ilang tabag na ito? Marami na. Lulusot, susubukan po natin lumusot. Kung tayo makalusot, dito guys. Padiritso na po kami. Pauwi na po kami, pero mayroon uling tumabag dito. So, itry lang natin sumuot dito sa ilalim na ito kung kakayanin. Yan. Kaya po pala naman. Aba, ay malaking tabag po ito. So, tayo, yan. Nakita nyo mga kagri. Malaking tabag po yun. Dito po yan, sa Barangay Tignungan, Magra. Sa Magra. Dito mayroon kalahit tayo dito, no? Ay, salamat dito sa ating kona. May nag-volunteer, may nag-clearing. Bigyan natin ng konting biyaya. Nag-clearing. Yan. Kasi tayo. Narin ito eh, kuya mo. I-open mo muna, yan. Kuya, yan. Bigyan natin at siya ay nagkukusa. Salamat kuya sa pag-clearing. Yan, siya po ay nagkusang loob. Mag-isa lang po siya. May nagkusa pong maglinis ng... Yan, naglinis po ng mga daanan. Sa kadaanan. Kanina po, hindi po kami halos makapasok dyan. So, pinabasa na po niya, mga ka-stand. So, napakasarap sa pakiramdam na may mga ganung tao na hindi man sila inupahan, wala mang bayad, ay nagkukusa po silang magtanggal ng mga sanga-sanga. Ngayon po ay undawin na po tayo papalik. Ben, may konesyo, may niyog, ay may kuryente. Ay, ang kaya bro. Oh, galing, magaling pati yung aking cameraman, ang galing ng mga moves. Nakikita ko, napakagaling na moves, parang dahil pa ang gimbal. Yan, tayo po ngayon ay... No! Madilim na! Ang lalim na tubig! Yan! At malakas po talaga ang ating rescue vehicle. Pero mas maganda siguro kung 4x4 ito. Yan na, malakas na ang hangin. Pauwi na po tayo at tayo ay... Kukuha po ng dadalhin. Kukuha ng dadalhin. Sa... Aplang po. At dilim po. Tayo po ay kinulang ng dala ng pambigay sa mga bawat barangay. Kaya po tayo ay babalik sa Piskan Office. Lagyan mo ang light kaya para maliwanag. Para kumuha po uli ng ibibigay natin sa plan. Bali, ang bibigyan pa po natin ay mga 6 na barangay pa. Ang ating dadala ng food pack na galing kay Doktora ng ating bayan. Kaya po ngayon, kami ay pansamantayang babalik. Kukuha po kami ng pagpak para po ihatid naman sa bawat barangay. Ngayon po kami ay nasa Tignuan na. Babalik na po kami ng Real para po kumuha ng pagpak. Bahana po ang ilog ng Tignuan. Malaki na po. Ayan po ang ilog ng Tignuan. Kinabuhol na rin mga punong. Punong mga nang kuha ng Tignuan na ang malaki ng ilog ng Tignuan natin. Ako na yata. Ang laki na po ng ilog ng Tignuan. Yan po ang pinapangambahan natin dahil po yan ay may mga panay. Malapit na, malapit. Malapit na sa taas. Yan po yung bibigyan natin ng pagkain hanggang sila ay nasa evacuation. Dito na po tayo sa pabalik na tayo pero may nakita ulit po tayong bumuwal at tinamaan na po talaga ang linya ng kuryente. Pati mga cable, internet.
Yan, bumagsak na po. Dito po yan, sa barangay Tignuan, Real Quezon. Doon kanina, Tignuan din, pero sa Barting Bundok, sa taas. Ito'y sa baba na, mga kaistan. So, nabagsakan po. Mayroon pong nabagsakan kasamang mga kuryente. Oh, bumuhal pati ang puste ng cable. Sa cable at saka ito'y internet. Waray ko po, kung hindi po ako nagkakamali. Diyan po yan, sa barangay Tignuan. An hour later. Yan mga kaistan, nandito naman po tayo sa Kabayanan. Nasa bayan po tayo ng Real. At titingnan po natin ngayon ang seawall. Kung ano na ang lagay ng alon dito po sa mismong poblasyon. Ay, wala tayong madadaanan at ang mga bangka ay nakataas na. Yan mga kagri, tayo po ngayon ay nandito na sa poblasyon. At titingnan natin ang seawall kung ano na ang lagay. So, sa ngayon ay malakas na po ang alon. Yan, nasalyak na po. Sa taas po ngayon, ilang feet yan, nasa mga 10 feet yata yan, ay inaabot po. So, dito tayo, ating titingnan kung... Yan. So, ibig sabihin, sumampa na po dito ang tubig. Yan, dito po yan sa barangay poblasyon 61 kung saan titingnan natin ang lagay ng dagat. So kung makikita natin sa harap nandyan si Pailando, so nagki-clearing yan. Time check ngayon po ay alas 11:20 na ng umaga. Sana po tayong nakikita sa kalsada at tuloy-tuloy pa rin po tayong maghahatid ng kaunting tulong galing kay Gobernadora Doktora Helentan. Ngayong umaga ay tayo naman ang babaktasin naman natin sa kabilang side na Real Quezon kung saan papakyat na tayo ng Infanta Pami Road. Kanina po ay tapos na po tayo sa Malupa. Ngayon po ay pa-Impanta Family Road tayo kung saan naroon po ang barangay Tanawan, Paragondon. At hanggat kaya nating makalusot, kung hindi pa, kung passable pa po ang daan, didiritsuin po natin hanggang Tanawan. Yan, at huwag po kayong bumitaw. Tuloy-tuloy po tayo. Hanggat kaya po ng sasakyan, papasukin po natin. Ayan, bumaba na po ang ating team. At mayroon din po sa kabilang evacuation center. So dito, pangsaing ng mga nag-evacuate. Atas ang hangin. So time check po mga kaagri, tayo po ngayon ay 11:35 na ng umaga na kung saan ay ramdam na po dito sa ating bayan, sa bayan ng Riala, ang paghagupit ng typhoon depression Paing or Alagae. Ayun na po, naglipara na po ang mga dahon. Ayan po, tinuuga na po ang ating sinasakyan ngayon. At wala na rin pong mga sasakyan na natakbo dito po sa Infanta Family Road. Yan mga kaistan, tayo po ngayon ay nasa tulay na ng Tignuan. Na kung saan ramdam na po natin yung lakas ng hagupit ng hangin. Tingnan po ninyo mga kaistan, kung makikita ninyo, talagang A few inches later. Yan guys, ngayon po ay narito naman tayo sa evacuation center ng Barangay Maragondon, Real Quezon. So, testing na natin yung sitwasyon naman. Tingnan natin ang mga lumikas. Ilan po ang household? 42. 42? 103 individuals. Tingnan natin sa... Nandito po tayo sa evacuation center ng Maragondon, na kung saan ay nandito mga bata.
Yan mga ka-istan, ngayon po ay nandito tayo sa Omos Elementary School na kung saan na titingnan po natin yung mga iba quiz dito. Titingnan natin ang sitwasyon nila. Naibaba na rin natin yung mga food packs na nandoon sa barangay hall. Yan mga kagri, time check. Ngayon po ay alas 3 na ng hapon. So, nandito po tayo ngayon sa evacuation center ng Umus na kung saan ito yung pinakamaraming evacuees na nai-report dito po sa bayan ng Real. So, makikita nyo po sa lahat ng mga classroom na yan, paikot po. Ito ay National High School hanggang sa elementary ay may mga laman po bawat classroom. So, sa bawat classroom ay may ibang 4 households, mayroong 6 na households ang nandun sa bawat classroom. So maganda ang lagay ng mga evacuees natin, mga kastan. Sila po ay maluwag lang naman. Maganda ang kanilang tayo dito sa Umus National High School and Elementary School. Kaservisyong tunay at natural, ngayon naman po ay nandito tayo sa Municipal Evacuation Center sa Barangay Kawayan, Real Quezon, na kung saan ang ating mga evacuees dito ay mula pa sa Poblasyon 1 at may iilang taga Barangay Kawayan. So, nagkaroon po tayo ng power interruption kaya't madilim po dito, pero nakahanda po ang generator sa baba. Maya-maya malamang ay bubuksan na po ito. Yan, pansamantala po muna ako magpaalam sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako ang inyong kaagri at ikaw ang bida. Click ang all para lagi kang updated sa mga gagawin natin.